Hello sa mga kapwa ko Pinay na nandito sa Korea na nakapag-asawa din ng mga Koreano. Isishare ko lang sa inyo na kakatanggap ko lang ng Korean citizenship ko. Yung Korean citizenship certificate, ito yung katibayan na na-approve na yung application ko. So isishare ko lang ninyo kung paano ko nakuha itong certificate. So una is kailangan yung asawa na Pinay is 2 years na naninirahan dito sa Korea. So, kapag nag 2 years ka na dito, pwede ka na mag-apply ng citizenship. And then, next is, number 2, is mag-aral ng KIIP. Yung KIIP is Korean Immigration Integration Program. Yun yung required ng immigration na mag-aral ng KIIP nila para makakuha ng citizenship. Yung KIIP is bali, 5 levels. Yung level 1, 2, 3, 4, and 5. Yung level 1, 2, 3, and 4 is lahat yon buong grammar nila. Pag-aralan mo yung grammar. Tapos yung level 5 naman is hinati nila sa dalawang category. Yung isa is mag-aral ka ng 50 hours about Korean government. And then yung mga history. Tapos 50 hours yung una at tapos 20 hours yung pangalawa. Yung in total, 70 hours yung pag-aralan ng KIIP sa level 5. Tapos, yung level 5 is lahat puro Korean history. After nung 70 hours, after pag nakumpleto nyo yung 70 hours na required ng immigration sa level 5, level 5 is 70 hours only. At pag natapos nyo yun, may exam na, may final exam. Tapos, doon kayo i-interviewin. Kung ano yung interview is na lahat nasa libro. So, kailangan ninyo talagang pag-aralan yung nasa libro. Yung iba naman is parang follow-up question lang din ng mga teacher. Parang comparison sa Korea at saka kung anong lugar kayo, kung kayo ay Philippines or US or kung saan lugar kayo, i-compare. I-compare nila kung anong kaibahan ng Korea at yung bansa na pinanggalingan natin. Tapos, ang pinakalas nilang igagpagawa sa atin is pinapakanta ng Eguka. So, kailangan i-memorize nyo yung apat na linya ng Eguka nila or National Anthem. Eguka or National Anthem at saka yung chorus. Kailangan ninyong i-memorize yung chorus kasi hindi naman sa interview, hindi naman lahat pakantahin from 1 to 4. Sasabihin lang nila na, ito, kantahin mo yung line 1, o ikaw, kantahin mo yung line 2, kantahin mo yung line 4. So, kailangan talaga i-memorize mo lahat yon. At pag nakanta mo yun, hindi nila ano yung boses mo. Hindi nila importante. Hindi importante kung maganda yung boses mo or kung hindi. Basta nakanta mo lang ng tama yung anthem nila. Pag naipasa nyo yung level 5, yung 70 hours, yung interview nila at saka yung written test, may matatanggap kayo na certificate. I-send nila yun through sa inyohang email sa Wetungha program or sa socianet.go.kr. Ito yung site nila. Doon ninyo i-check kung kayo ay pumasa or bagsak. At doon din nila isi-send yung certificate, yung KINAT. Yung KINAT is Korean Immigration and Naturalization Aptitude Test. Ito yung certificate na ipasa nyo doon sa immigration kapag kayo ay nag-apply na ng citizenship. Ito yung required nila na certificate. Ito yung hinahanap nila. Tapos, pag lahat ng yun, tapos na kayo nag-aral, mag-apply na kayo ng citizenship, maghintay na lang kayo ng 1 year, depende sa immigration. Tapos, the next step is, kung hindi kayo mag-aral kasi busy kayo sa trabaho or kung ano, wala kayong oras sa pagpunta sa Damunha or kung may rason kayo kung bakit hindi kayo makapag-aral, pwede din naman kayo mag-direct interview sa immigration office. So, pwede din kayo mag-apply. Kumpletuhin nyo lang yung requirements for applying Korean citizenship. Kasama na itong papilis ng asawa nyo, yung Korean husband, yung lahat ng mga papilis. Mag-apply kayo doon. Tapos, i-check nila sa computer. I-check nila kung ikaw ay nag-aral ng KIIP or hindi. Tapos, pag nakita nila na hindi ka nag-aral ng KIIP, i-schedule ka nila for interview. Pag nag-apply kayo doon at mag-direct interview kayo, bibigyan nila kayo ng review book para pag-aralan ninyo yung mga Korean history nila. Tapos, yung ano yung passage ng interview sample nila. Andoon yung mga lahat ng history nila, tapos yung sample nila kung paano sila mag-interview. So, lahat ng yun, kailangan nyong basahin at saka i-memorize at saka yung kung paano kayo sasagot. And then,
bibigyan nila kayo ng schedule for interview. So, maghintay na lang kayo, hindi yung saka lang kayo nag-apply tapos interview agad-agad, hindi. Bibigyan nila kayo ng mga dalawang linggo or ilang weeks para makapag-aral kayo sa binigyan nila na libro. So, ititest nila kayo kung kailan yung interview nyo at kung saan yung venue na gagawin yung interview. So, yun lang. Ako naman, kung paano ko to nakuha yung approval and yung certificate is, nag-aral ako ng KIIP. So, dinaanan ko muna yung pag-aaral ng KIIP. Nag-aral ako ng 2 years. Kasi, duman ako sa level 1. Ay, hindi pala. Ang una is, nag-register ako sa www.socinet.go.kr. Yun yung site nila sa KIIP or sa immigration. Doon kayo mag-apply ng KIIP or Korean Immigration Integration Program. Doon, gawa kayo ng email ad, tapos doon ka mag-register kayo doon, tapos connected na yun doon sa immigration. Lahat ng info ninyo makikita sa immigration. So, ako, nag-register ako doon sa site nila sa socinet.go.kr, and then nag-apply ako for assessment or pre-evaluation test. Yung pre-evaluation test is parang level zero or assessment test nila kung anong level yung Korean language mo. So, yung assessment test nila is dadaan ka muna syempre ng exam. Sila yung magbigay ng kung kailan yung exam at saka yung kung saan venue. Yung assessment test is composed of 3 categories. Or 3? I forgot. 3 or 2. Una is multiple choices. I don't know kung nakalimutan ko yung items. Multiple choices, and then pagkatapos noon is interview. Interview kayo. Ay, yung multiple choices pala is lahat lang. Hindi mahirap na multiple choices kasi assessment lang yun. Parang beginner. So, lahat mga tanong nila is about sa mga pictures, sa pictures doon, kung anong tawag. Mga basic lang na Korean test. Tapos, yung sa ano naman, sa interview naman nila is, may ipapakita sila na picture sa inyo, sa harap ninyo, ay may ipapakita sila na picture. So, tapos, yun na yung itatanong nila kung anong nakikita mo, kung anong ginagawa, or kung ano yung nasa papel. Yun yung itatanong nila. Pero syempre, isasagot mo is Korean din. Hindi pwede ano-ano yung mga, hindi pwede English. So, kailangan Korean din yung isasagot nyo. So, yun nga, pag lima lang yung sagot nila, o tanong nila. 5 questions lang din. 3 questions, ang 3 questions doon is nasa picture lang, or 3 to 4 questions nasa picture na ipapakita nila. Tapos, yung 5 at saka yung remaining questions nila is parang follow-up questions na lang din. Follow-up questions, comparison, hindi naman yan nawawala. Every interview, hindi nawawala yung comparison ng Korea at saka yung ibang lugar, yung bansa natin, kung ano yung bansang pinanggalingan natin. So, yun nga, kung magdepende yung exam, yung result ng exam ninyo, kung ilan yung nakuha ninyo na scores doon sa total na exam nila sa multiple choices, kung ilan yung scores na nakuha nyo at saka yung ilang scores yung nakuha mo doon sa interview. Tapos yung total doon nila ibabase kung ikaw ay level 1, level 2, level 3, level 4, at saka level 5. Yung level 1 nila is pag nag-score kayo ng 3 to 20 points. 3 to 20 points yung total score niyo sa assessment test. Pag sa assessment test nakakuha kayo ng 21 to 40 points or 41 to 60 points or 61 to 80 points and over 81 points. Tapos pag yung score ninyo is 3 to 20 points only, so doon kayo sa ilalagay nila kayo sa level 1. Sa level 1 yung Korean language niyo. So pag yung score ninyo naman sa assessment test is 21 to 40 points, is doon kayo sa level 2. Sa level 2. So pag yung score ninyo naman is 41 to 60 points, level 3. So, level 3. So, 61 to 80 points naman is level 4. 61 to 80 points, level 4. At tapos, pag naka 81 points, pataas kayo sa assessment test, diretso kayo sa level 5. Hindi na kayo dadaan sa level 1 up to 4. Kasi ibabase nila yung score ninyo sa assessment test. Tapos, pag mataas yung nakuha ninyo sa assessment test, like 81 or 82, 83, pataas. So, diretso na kayo mag-aral ng level 5. So, yun nga, ibabase nila yung scores ninyo sa exam. So, ako naman, dumaan ako sa assessment test at saka yung nakuha kong score is parang 45. Yung nakuha kong scores is 45. So, diretso ako sa level 3. So,
So sa KIP, diretso ako sa level 3 nag-aral. So from level 3, level 4, and then hindi ako dumaan sa level 1 and 2. So diretso ako sa level 3. Level 3, 4, and then 5. So yung every level, so level 3, 4 is tig 100 hours yun. Yan yung required ng immigration. From level 1, 2, 3, and 4, 4 levels is 100 hours every level. Hindi lahat. Every level, 100 hours lahat ang required sa immigration. So, at saka sa level 5 is only 70 hours. Una is 50 hours and then last is 20 hours. So lahat 'yan pinag-aralan ko sa Damunha School, yung kung saan required yung school sa immigration, doon ako nag-aral. So ang ginawa ko is sa level 3 and 4 nakumpleto ko 'yon tapos and then sa level 5. So kaso lang nung sa level 4 hindi ako masyadong nakapag-aral doon sa level 4, so bagsak. So bumalik ako sa na nag-aral ako ulit ng level 4. So iyon nga, kaya sa level 5 naisip ko kailangan kong pagbutihan yung pag-aaral sa level 5 kasi para isang beses lang makapasa na ulit. So yung exam namin is sa December, noong December 2017. Tapos yung result is December 23 yung result kasi bali 2 weeks hintayin lang yung result ng exam. Tapos doon nila isi-send sa email na ni-register mo doon sa socialnet nila sa site nila. So doon mo i-check lahat ng mga informations kung pasado ba kayo or hindi. So nung nakita ko na pasado ako, may pinadala sila na hapyuk chung or completion certificate or passing certificate. So doon nakita ko yung kinat. Mayroon akong kinat na certificate. So pinrin ko yun, sinabay ko yun sa pag-apply ng citizenship. So yun nga yung kinat, Korean Immigration and Naturalization at Aptitude Test. So yun nga, dumaan ako sa interview lahat. So pinakanta din kami yung mga in-interview, may kasama ako na yung na Chinese, pinakanta din lahat kami, pinakanta ng mga national anthem nila. So ako, dumaan ako ng pag-aaral, nakuha ko tong certificate. Tapos yung hindi naman makapag-aral, direct interview. So mabilis lang yung process sa inyo pag direct interview kayo at nakapasa. So kailangan ninyong galingan din yun para hindi sayang yung pagbabayad ninyo ng 300,000 won doon sa immigration. So yun yung journey ko kung paano ko nakuha itong certificate. So para sa mga Filipina, sa mga Pinay na gustong mag-apply din ng Korean citizenship is either mag-aral kayo or direct interview kayo. Ako nag-apply nito doon sa immigration office. Hindi na ako in-interview kasi nakita nila sa computer na complete ako sa level 5. So hindi na ako in-interview. So kinuha na lang nila yung papeles ko at saka chinek nila. Ayun na. Sabi nila hintay na lang daw ako ng text kung ng approval text or confirmation text galing immigration. So naghintay ako ng one year. Tamang-tama lang din na 1 year kasi nag-apply ako year 2019. Nag-apply ako ng citizenship tapos na-approve is bago lang na-approve nitong August 2020. So ito na yung Korean citizenship certificate. So ito. Bali, ito yung ibibigay nila na info. Ito yung Soya Kwagenso. Ito yung ibibigay. Ito yung ipapasa ninyo sa doon sa Moso or sa City Hall or so kung saan kayo, doon ninyo ipapasa ito. Ibigay ninyo doon sa Moso para mag-apply kayo ng Korean ID. And tapos ito na yung ibibigay nila na Kuiha Jungso. Tihanmin ko Kuiha Jungso meaning akseptado na ako ng Korean naturalization. Aprobado na yung application ko. Ito yung form. Dito. Ito year kung kailan ko nakuha itong certificate. So bago lang nitong August lang, August 11, 2020. Tapos ito yung ibibigay nila at saka yung flag. Meron din silang ibibigay na flag. So one year din yung hinintay ko na ma-approve yung citizenship ko. Yung iba naman, yung ibang nag-apply ng citizenship is hindi lahat 1 year. Yung iba 2 years, yung iba naman may 8 months
depende sa lugar or depende sa immigration. Kasi yung may iba kasi, pag nakita nila na walang problema or okay yung papilis nila, so i-approve agad. Pero yung iba naman inabot ng 2 years or siguro meron siguro mga 3 years na hindi pa approve, iwan ko kung anong dahilan. Siguro natambakan na lang siguro sa daming nag-apply ng citizenship, natambakan na siguro yung papilis. Kaya kailangan daw i-follow up na lang daw, tawagan lagi yung immigration para i-follow up kung bakit matagal yung approval ng citizenship. Tapos yung iba naman sabi nila pag may anak daw na dalawa, one year lang daw yung approval ng citizenship. Ako naman, kambal yung anak ko, siguro, ano na din yung kay God na binigyan niya kami ng kambal para ma-approve niyong citizenship ko agad-agad. One year lang yung hinintay ko na para ma-approve yung citizenship ko. So, yun lang yung isi-share ko na kung paano mag-acquire yun ng Korean citizenship. So, kailangan lang din pasensya kung saan ba makukuha din yung gusto ninyo na Korean citizenship niyo. So, kailangan mag-aral lang na mabuti and maging pasensya lang din